Ito yung ating slider. So ito muna yung kakabit natin, no. Sasabay natin 'to ikakabit sa ating matting, acrylic matting. Ayan. So kabit muna natin tong dalawang 'to sa dulo. Ayan. Solid na, so wala na siyang kalog na tao. Ayan. And then kunin natin itong ating pagkakabitan. So totally hindi ko pa alam ito kung paano nyo ikakabit ito, pero madali lang naman siguro. Ayan. Okay, so check muna natin dun paano tamang kabit dun. Yun, so tinignan natin to sa motor kung paano yung tamang pwesto nyo. So pag ganito pala sya mga tao. Yun. Ganyan yung forma nya. Bale, ito yung liko nya. Ayan, tapos etong dulo nakaharap dun. So mamaya na lang natin siya i-adjust kapag ikakabit na lang natin siya doon. Huwag muna natin siyang sisigi pa mga tao. Kakabit natin sa motor. Let's go. So ito na nga mga tao, nilapat ko na yung ating matting. So ayan, kung may kita nyo mga tao, no? And then huwag nyo muna itatornilyo yung inyong matting kasi kailangan sabay yung ating slider, no? Ayan, kung mapapansin nyo, kinabit na natin, di ba, yung dalawang maliit para din sa tornilyuhan. Then, ito tornilyo natin yan kasabay ng matting. And then, kapag magkakabit kayo na ito, no, huwag nyo masyadong sisikipan. O, pwede naman masikip, pero huwag nyo sobrang sikip kasi baka mabasag yung ating fiber matting. Yan. Sa akin kasi nasa katamtaman lang, sakto lang, yung alam kong hindi siya matatanggal, no. Huwag natin sobrang sikip kasi baka mabasag na yung matting natin, so sayang lang, di ba? Ayan. And then dahan-dahan din kasi kapag sobrang diin natin, maaaring dumulas yung ating screw, yung screwdriver, tumama sa fiber natin, mabasag pa rin yung fiber natin or magasgasan, di ba? Ayan. Kaya doble ingat pa rin sa pagkakabit na yung mga tao. So ayun mga tao, once na nakabit na natin yung ating slider, kakabit naman natin itong ating footboard extension. Ayan. So sa pagkabit ng footboard extension, sobrang hirap kasi kailangan gamitan siya ng puwersa kasi wala siyang pagkakabitan ng tornilyo, no. So kailangan natin siyang diinan para kasi magbubutas ka ng para makabit yung ating footboard. Ayan, so mapapansin nyo sa ating video mga tao. Ayan, binutasan ko muna yung footboard. Totally may butas na siya, pero sarado gawa ng sticker. Kaya kailangan butasan ko pa rin. May foam kasi yan, so dun mo ilulusot yung mga tornilyo. Ayan, so gagamitan mo siya ng pwersa yung mga tao. And ayun nga, tulad na sabi ko kanina, pag pinersa mo yan, may chance na dumulas yung screwdriver, tumama sa footboard, mabasag or magkagasgas. So dapat dahan-dahan and dapat tansyado mo kasi baka biglang lumiko yung tornilyo, tumama sa footboard.
Ayan, kung mapapansin nyo dito mga sa kabila, kasi hindi masyadong kita doon sa ano eh, sa right side. So dito tayo sa kaliwa, nakikita nyo na talagang pwersahan yung pagkabit natin dito. And ayun, huwag nyo rin madaliin yung pagkabit nito kasi kailangan talaga ng oras para magkabit nito. Kasi kung mamadaliin mo, baka sumablay-sablay, eh puro butas lang yung ano motor, di ba? So ayun, kung makikita nyo mga tao, talagang pinipwersa ko siyang diinan para bumaon yung tornilyo natin. Ayan, so nakabit ko na yung isang tornilyo. And then, isusunod ko naman yung sa taas para magpantay na siya, hindi na siya agad dumalaw. Ayan, so kung makikita nyo kasi dito, sinusunod ko yung kabilang tornilyo, no? So nagalaw yung taas. Kaya ang gagawin ko dito, sa taas na ako magsisimula ulit para mag-fix na siya, hindi na siya gumalaw-galaw. Yan, and once na nakabit nyo na yan, syempre, tapos na kayo.